anak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa pintos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagkirihang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang wag naming pag-alinlangan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia.
Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapananampalataya ang mga hintil at mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po at pakisabi sa mga katabi, kapayapaan. Payapa po ba ang buhay ninyo? Amen. Ano po yung kapayapaan na tinutukoy ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo na sa Kanya lamang natin matatagpuan at hindi na ibibigay ng sanlibutan? Kadalasan po kasi, kapag nag-iisip tayo o sinasabi natin yung kapayapaan, ang una agad nating iniisip ay walang kaguluhan, tahimik lang. Pero kung minsan, sa mga buhay na tahimik lang, meron pa rin nangyayaring kaguluhan sa kalooban. Halimbawa, sa isang pamilya, pwedeng tahimik lamang sa loob ng bahay, pero kaya pala katahimikan ang namamayani sa tahanan ay dahil hindi nag-uusap, dahil may nangyayaring di pagkakaintindihan. Magandang maging maliwanag po sa atin. Ano ba yung kapayapaan na tinutukoy sa atin ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo? Gusto ko pong ihalintulad muna ito sa karanasan po ng mga bata. Dahil nung bata po ako, kung minsan kapag ako ay umiiyak dahil ako ay nasaktan, nadapa o kaya naman inaway, ang una ko pong hinahanap ay ang aking nanay. Sisigaw agad ako ng mama. Mama, mama. Kaya kahit umiiyak po ako, ang sigaw ko talaga ay mama. At kapag dumating na yung aking nanay, yayakapin niya ako, itatap sa likod, sasabihin, tahan na, andito na ako. Huwag ka nang matakot. Ano pong ipinapakita ng kapayapaan na ganoon? Ipinapakita po noon, na dahil andyan na yung nanay ko, pwede na akong mapanatag. Dahil bakit? Dahil alam ko na nandito na ang lubos na nagmamahal sa akin. Andito na ang aking nanay. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako hahayaan na mapahamak muli. Meron akong kasama. Yun yung kapayapaan na ibinibigay sa akin ng aking nanay nung akong bata pa, lalo na sa gitna ng mga kaguluhan, meron akong kasama. At ito po yung ipinapahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, na sa ating buhay, hindi natin maiiwasan yung mga kaguluhan. Hindi natin maiiwasan yung mga panguusig ng ibang mga tao. Hindi natin maiiwasan yung mga panglabas na kaguluhan at mga panloob na kaguluhan. Pero na dahil na andito ako, kasama niyo ako palagi, naririto ako, maaari niyo pa ring matagpuan ang kapayapaan. Basta hayaan ninyo na ako'y maging kasama ninyo. At ito po yung imbitasyon sa atin mga minamahal na mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos samahan tayo sa bawat araw ng ating mga buhay para kahit anumang mga kaguluhan yung dumating sa atin, panglabas o panloob, magkaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan na magpatuloy dahil mayroon tayong Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, sumasama sa atin at ninanais yung tagumpay sa ating mga buhay. Hayaan natin na samahan tayo ng Diyos at ang pagsama ng Diyos, ang ibinibigay nito ay kapayapaan. Nung nakaraang Sabado po, dumating po ang mahal na birhen ng Antipolo, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Naibahagi ko po noong Sabado na unang dumating dito yung mahal na birhen ng Antipolo noong panahon ng World War II. Meron na po ba sa inyong buhay noon? Wala pa naman. Nung panahon pong iyon, para maging ligtas yung imahe ng Antipolo,
idinala po dito sa Quiapo, idinala sa tahanan ng kanyang anak, ang ating mahal na po ang Jesus Nazareno. Napakaganda po nung pagtatagpong iyon, nung pangyayaring iyon, na may pinapaalala po sa atin, na may nangyayaring kaguluhan sa ating mundo, saan tumakbo ang ating ina, at saan siya nakatagpo ng kapayapaan, sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ina siya ng kapayapaan dahil sumasa kanya ang ating Panginoon. Dahil hinahayaan niya na ang Panginoon ay makasama niya. Kaya ito po yung patuloy na paanyaya sa bawat isa sa atin. Patuloy na tumakbo sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Kapag may nangyayaring mga kaguluhan sa ating mga buhay, mayroon po tayong pwedeng maging mga takbuhan. Ang mahal na ina at ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tularan nawa natin ang ating mahal na ina sa kanyang pagtakbo sa kanyang anak para makatagpo ng kapayapaan. At kapag natagpuan natin po yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon, ang mission po natin, iparanas din ito sa ibang mga tao. Madala nawa natin ang ibang mga tao na nakakaranas ng maraming kaguluhan sa kanilang mga buhay. Madala nawa natin sila sa Panginoon para matagpuan din nila yung kapayapaang ating natanggap. Tayo nawa ay maging instrumento ng kapayapaan ng ating Panginoon. Nagbibigay ng pag-asa, tumutulong para makapagpatuloy ang iba sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ito po yung ating misyon. Pero bago natin maibahagi ito sa iba, kailangan muna nating matanggap ito mula sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pakikiharap sa Kanya upang mayroon tayong maibibigay na kapayapaan na sa Kanya lamang magmumula. Sana ito yung ating tanggapin araw-araw upang maibigay natin ito sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naniligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pinupuri kita, Oo.
sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tangkapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Tuhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Maria, mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa inyong tapat at tunay, kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't mina. Isa mangangamba, mangungulila, kayo'y aking hinango, muling sinuyo aking puso. Pagpaman di mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't minahal. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa misa ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo ngayon po ang 30 ng Abril sa ganap na 6 ng gabi. Ito po ay pangungunahan ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman ng sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 2, 2024,
Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa paging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin na tunay lamang tayong makakatagpo ng tunay na kapayapaan kapag hinahayaan natin na samahan tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ang magandang tanong, kung wala bang kapayapaan sa aking buhay, kung nakakaranas ako ng kaguluhan, baka ang magandang itanong sa ating mga buhay ay gaano ba ako kalapit sa ating Panginoon? Patuloy ko ba siyang pinapapasok sa aking mga buhay? Patuloy ba akong humaharap sa Kanya para tunay niyang maibigay ang kapayapaang siya lamang ang makapagbibigay dito sa mundong ito? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nawa nating hayaan na ang Diyos mamayani sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinupo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng pinamatayan ay sabi-sabi ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluminan natin ang amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluminan natin ang amin.
amin. Nuestro Padre Jesus, nasa relo,